Good afternoon, guys. So, welcome to another video. Gagawin natin today. Today is Saturday sa Holy Week. So, wala tayong masyadong construction. Kasi medyo sarado lahat ng mga establishments. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng ating DIY na self-sufficient na plant. Ano na siya, yung used butter na siya sa mga nabili na mga products. So, gagawin natin sa ating project kasi gumagawa rin tayo ng mga tanim natin dito. Ayan guys, so makikita niyo yung bell pepper. Pepper, then mga chilies meron tayo doon. So ito, may dalawa tayong variety guys ng bell pepper. So iba to kaysa nakita nyo na kanina na nakatanim. So ito siya more on apple like yung itsura ng bunga niya guys. So ito siya, papakita ko kung maging bunga na siya. Ito yung mga seed niya, ito yung red bell pepper, tapos ito naman yung green bell pepper. So dalawa sila. Ito yung gagawa natin ng parang ganito lang siya guys. Yan, self-sufficient. Ito tulad na itong kangkong. Yan, tumutubo na. 2 days ago lang natin to tin-transfer. So ang ginawa natin is ayan. So mayroon siyang sariling water na. Ayan. So hindi mo na kailangan diligan sa araw-araw. Self-sufficient lang siya. So, ang gagawin natin sa bell pepper is ganun din. Using ganitong container. Plastic container. So, this is a bottle for use for milk tea. So, kaysa magiging basura siya, i-recycle natin to guys. So, samahan niyo ako. Gagawin natin ngayon to. So yun guys, kukuhanin natin ngayon yung ating soil na ilalagay dito. Or putulin muna natin yung container. So putulin natin into half. Natin guys, may zero po siya. Sequence guys, so ayan na siya. So container na siya na. So, ang gagawin natin is bumutasan natin dito mga dito para lumabas yung roots pag tumubo na siya. Thank you.
Ooh, too much. Okay. Butas na siya guys. So kailangan na natin ng soil. So may na-prepare na tayo ng loam soil dito last time guys. May kasama na rin siya mga mix lang natin ang ating loam soil. So may ipa na rin ng bigas ito. So ito guys, huwag na natin lagyan to para maging indicator natin ng water level dun sa baba. Ito siya yung butas. Kasi hindi siya transparent, so hindi natin makikita yung water. But at the same time, doon natin siya titingnan. Ayan. Centimeter na lalim ng ating pagtataniman. So red bell pepper muna, try natin isa. So yun siya guys,
natin. And then isipan natin ang tubig. So yung water na to galing to sa ating faucet kagabi pa. So kailangan pasingawin natin yung chlorine sa 24 hours. Para malaman natin yung water level, dito natin ilagay, guys. Yan, so kita nyo nababasa dito, guys, yung level ng ating lupa. So, guys, yun yung level ng water niya, oh. Abot na siya dito. So kung ano yung water niya dito, pupunta siya doon sa kanyang container. So yun yung magsasupply sa kanya. Kapag na nagda-dry na yun sa taas, hihigupin niya paakyat. So dito lang muna natin ilalagay yan under the shade sa loob ng bahay. Kapag may tumubo na siyang leaves, saka natin ilalabas siya sa sunlight. Mga 2 days siya nandito sa loob. So abangan natin, guys. Ibablog natin yung continuous na pagbuhay nito. Then, isa rin gagawa rin tayo para dun sa green bell pepper. Battle, ano bago, hugasan muna natin after natin lapat ito. Hugasan natin ulit, guys. Yeah.
Tapos na yan. So meron tayong 4 na butas guys, 5 sa center. So ganun din ulit gagawin natin. Pasok natin siya. Lagyan natin yung soil natin. Green naman ang gagawin din namin guys. Ayan. So, check natin yung water level ulit. Ayan. Sakto-sakto. So, dito lang din ulit yan mag-stay guys. So, ito yung red, ito yung green. So, yung mga natira nating mga seed, itabi natin to. Pag once na tumubo na to, itatanim na rin natin to ang iba. So, sabay-sabay natin itatanim.
So, abangan na lang natin yung germination stage na itong dalawang ginawa natin, guys. Ayan, so, abangan natin, guys, sa ilang araw, tutubo na yung seedling natin. So, i-vlog din natin ang continuation na itong vlog na ito. So, that's it for today, guys. So, see you next time. You take care and God bless.